Good morning, guys. We are here at the one of the best places, Kaday Makan in Batupahad. Food places, and of course, we buying some foods for our lunch to bring there. So now we choose which one the best food here at Batupahad. So guys, samahan nyo kami. At ngayon ay pupunta kami sa one of the best place here in Batupahad, the Falls Resort Park. Hanapin pa namin. So guys, samahan nyo kami doon. Mag-scan pa pala tayo. Ayan, dito sa Malaysian ngayon ng sistema mag-scan. Kung wala kang pang-scan, ayan, isusulat mo ngayon pangalan at saka telephone number. Ebidensya. Para nga naman, ebidensya yan. Okay. Sarap ng baboy. Ako magkabayad, pre. Huh? Ako na. Pwede ba? Yes, satu. Satu, ha? Ako na magkabayad, pre. Pambili mo ng vitamin siya. Sorry. Priority mo talaga ba yung kagawin ko, ha? Okay, enough. Yes. Two, ha? Sila hindi natin nabibili, bahala na sila. Oo, oh, bahala na sila. Bole. Okay. Thank you. So guys, we're going. Stay tuned. So ayun guys, we on the highway already. Stay tuned. Yun o, ang aming gwapong-gwapong taga Manny Obra, Bro Oliver! Medyo malayo-layo ang tatakboy namin ngayon guys, kaya huwag lang kayong maiinip, dyan lang kayo. Philippines.
by the ocean, and every pulse from the tide was a finish line. A wave race we were made to ride. You and I were first in line, and we took them by surprise. I was with you all the time. You may not be. So guys, nasa exit toll gate na kami, papuntang Batupad. Stay tuned, friend. Kapit, kapit, kaibigan. Tingnan nyo naman mga idol, kasarap ng biyahe namin ngayon, timing na timing. Tingnan nyo ang ulap at ang kalangitan at ang kapaligiran. Malinaw na malinaw, tingnan nyo guys ang ulap. Oh. Kaganda-gandang pagmasdan. Ang sarap ng biyahe ngayong araw na ito. Tiyempong-tiyempo ang lakad namin mga idol. Tingnan nyo ang ganda. Oh. Parang paradise na nga talaga. Papunta na kami. Going to paradise. Tingnan nyo ang kalangitan guys. Ang ganda-ganda oh. Ganda-ganda niya. Yahoo! Kapit lang mga idol. Stay tuned. Isang tingin nga dyan, bro. Bro Oliver. Yan ang aming, yun ang sa likod namin, yun ang kanyang boss na siya naming kasama. Ito naman ay si Bro Oliver. Guys, medyo malapit-lapit na kami. Naiinip na rin ako sa haba ng biyahe namin. So stay tuned lang guys, stay tuned lang. So ayun guys, dito na kami sa part ng Sigamat Diversion ng Batupahat at ng Sigamat. So we entering now the routine site. Na guys, papasok na kami sa site, dito na sa lugar. Ito ngayon ang poproblemahin namin dahil hindi namin pareho alam ang eksaktong lugar na aming pupunta. Maghahanap pa kami. Ay naman pala dito ay naninirahan sa lugar na ito. Jungle. Thank you.
Diyan si Tarzan, pre. Pre, wala ka ba napapansin? Parang ang layo-layo na natin. Iba na ang nararamdaman ko sa ngayon. Mayroon ng takot at kaba na namumuntawi sa aking dibdib. Pero pinipilit kong maging tahimik at hindi ipalam sa aking kaibigan at sa aking mga kasama na ako ay kinakabana. Dahil habang tumatakbo kami, ay pakiramdam ko palayo kami ng palayo. At nang dumating na sa aptong, iisa na ang aming iniisip na kami ay talagang malayo na. Nakatanaw kami ng isang tao na nakatayo sa gilid ng kalsada na parang mayroong hinahanap at dito ay napilitan na kaming magtanong. Dahil ramdam na namin na naliligaw na kami. Dito ay medyo nabuhayan ako ng loob at napawi ang aking kaba. Dahil sa inaakala namin nang ituturo sa aming daan ay mapapalapit na kami. Ngunit ilang sandali pa, mali pala. Patuloy pa rin kami sa pagtakbo. Napilit umaasa na sa pagliko ng kalsada, ang hangganan ay ito na ang aming hinahanap. At ilang sandali pa ay napadpad kami sa lugar na may ilang bahay. At dito ay naghahanap kami ng tao na pwede naming dito ay muli naming sinundan ang ero sa gilid ng kalsada
ay nakatayo. At nagbabaka sakali kami at patuloy na umaasa na sana ay tama na ang aming tinatahak na itinuturo ng erong ito na nakasignboard sa tabi ng kalsada. Subalit, mali na naman ang aming mga iniisip. Dahil nakatanong na naman kami ng mga ilang bahay, pero ilang sandali pa ay ito ang tumambat sa amin. Nasa N Road na kami ng karsada, na wala na kaming patutunguan at wala na kaming lilikuan kung saan pa. Kaya dito ay biglang tumayo ang aking balahibo, ang aking kilabot simula binti hanggang bato at hanggang sa aking ulo. Dito ay bumibilis na ang kabog ng aking dibdib dahil wala na kaming patutunguan pa. Kaya dito ay nagpasya ang boss ng aking kaibigan na bumaba upang maghanap ng taong tutugon sa aming mga katanungan. Ngunit kami ay bigo. Wala kaming nakita ni isang tao. Kaya minarapat na lang namin na bumalik sa aming dating dinaanan. At baka sakaling sa pagbalik namin ay makita na namin ang aming hinahanap. At sa pagbalik namin ito ay meron pa rin namumuntawing kaba, takot sa aking isipan. Pero patuloy pa rin ako nagdarasal at nananalangin kay God na sana sa pagbalik namin ito ay marating na namin ang aming ilang sandali pa ay biglang naibsan ang aming takot, lalo na nung makita namin ang sinag ng araw na nandito sa daan at bawat isa sa amin ay may kani-kanyang tanong. Lalo na nang dumating kami sa party na mayroon kaming nasalubong na sasakyan. Doon ay biglang gumaan at nawala ang aking kaba. Na alam namin ang sasakyan na ito ay galing sa aming gustong puntahan. Kaya dito ay lumakas na ang aming mga loob at nawala na ang takot. Laking pagtataka talaga ang mumuntawi sa aking isipan. Dahil hindi naman kalayuan ang aming pagbalik. Pero dito ay napakaganda ng panahon at napakaganda ng sikat ng araw. Hindi talaga namin maintindihan kung ano ang nangyari sa amin. Ayun, thank you, Biten! Biten muna! See you on part 2, guys! Maraming salamat sa inyo lahat! Bye! Shout out, Tamshake Team! Tropa YouTuber! RJ Ugawa! Katambay Family! Sa aking kapamilya, Ramos Family, Pajikulay Family, Tropa sa YouTuber! At syempre, sa aking lalab, Isorcy Loss!